Drop it. So yun guys, welcome back to my channel. Okay, panibagong video na naman po tayo. Ito po yung pang-flow ng hard drive. Oriko. Ito po yung mga wire niya, pang-connect sa computer. Tapos yung power supply or adapter. Ito yung laman niya, yung pang-flow ng hard disk. Yan, actually last year ko pa ito binili, pero ngayon ko lang binidyohan. Medyo busy siguro. Parang tayo. Yun, ito po yung likod niya. Nakikita nyo yung on-off, power supply, USB papunta sa computer, start, clone to PC, kung anong gagawin mong pag-clone. Okay? So yun, umpisa na natin. So guys, ito yung kukopihin natin galing sa PisoNet. Ayan yung mga games at apps, mga laman po niya. Naglalaman siya ng 500 gigabyte. Ayan po yung laman ng hard drive niya. So shadow na natin para makuha na natin yung hard disk. Ayan, medyo inaalikabok na, mukhang na-lockdown din yung alikabok tape sa loob ng CPU. Hanggang na natin. Ayan, ang tatakpo niyong Toshiba. Toshiba 500 gigabyte. So ayan, i-clone na natin. Ayan, mag-clone ko na. Ito ngayon yung binili ko na 1 terabyte. Sa Quiapo, sa Raon. Kakalaga siya ng 2 libo. Walang tawad, wala rin akong kasalanan. Hindi pinatawad. Ayan po, Seagate po ang tatak niya. Yun, umpisa na natin. So sasaktan natin siya. Then dito nyo po pipindutin pag mag-upisa na. Ito yung target. Diyan nyo lalagay yung bagong hard drive. Yung source yung pagkukuha nyo. Okay, lagyan natin yung luma. Yung 500 gigabyte na hard disk. Then yung sa target. Yung pag pagkukopihan nya. Guys, mas maganda kung mas mataas yung target nyo na paglalagyan para mas marami kayong mailagay na files. Pwede rin namang same lang, huwag lang bababa dun sa source nyo. So makikita nyo, iilaw siya ng blue. Ibig sabihin yan, okay, tinanggap niya. At walang bad sector yung hard drive. So, iilaw silang dalawa. Umpisa natin. Lagyan nyo lang sa clone. Pagkatalagyan nyo sa clone, pwede nyo lang i-start. Start na natin. Tutunog yan. Ibig sabihin, nag-umpisa na siyang mag-copy. Ayan. So, yun. Iilaw na siya, no? May nakalagay dyan na 25%, 50%, 75%, and 100%. So yun, maabot to ng 1 to 1.5 hours bago matapos. So hintayin natin siyang matapos. Balikan natin siya after ilang minuto. So yun guys, 25% na siya after 15 minutes. Ayan. 15 minutes ang inabot niya. So, ayun, binalikan ulit natin siya.
naging 50% na siya. In 15 minutes din. So, 30 seconds na. 30 minutes na pala. Sorry. O, 75%. 15 minutes din ang inaabot niya. So, nabibilang natin yun. Kung ilang oras na ba. So, malapit ko siya mag-full. Magkita lang to. Tingin ko, hindi naman ito aabot ng isang oras. 45 minutes na siya. Sa mga ibang computer parts na tindahan, ganito rin ginagamit nila eh. Sa nakikita ko, pero hindi ko pa alam na kung para sa inyo. Pero ngayon alam ko na, papa-reformat pa ako ng parami. Ganyan lang pa. So yun, no? Umiilaw na siya. Ibig sabihin, tapos na siya. In 10 minutes lang natapos na. 100%. So yun guys, papatay na natin. Okay na siya. Ibig sabihin, no, na-clone na siya. Nakapin niya na yung laman ng source natin. Ayan. Success. Ayan. Gumainit. Buti lang, tinutukan ko ng leg pang kanina. Ayan, okay na. Ikabit na natin sa computer yung bago nating hard drive. Tara, let's go. So guys, ito na yung ano, yung server ko na ginagamit. Ang gamit ko dito, 500 lang ito. O palitan ng mas mataas. Okay, yan. Okay, tanggalin ko muna yung wire. Then, i-scroll ko na siya kanina. Tapos na siya. Kakabit ko na yung wire. Para mga pisaan na natin. Pabuksan na natin yung resulta. Malabo na yung mata. Okay. Na, on na natin. Let's check it out. Ayun. Mabilis siya nang umopen. Yung iba kadalasan nag-check pa bago siya mag-welcome or mag-startup. Check this muna. Pero dahil siguro dahil bago yung hard disk natin at wala pang laman, kaya ganyan na siya, okay na siya. Yan, pareho na sila nung nakuha na natin kanina sa PisoNet. Ayun, medyo hindi kasha yung ano, mga application. At yung ibang icon hindi lumabas. Pero wala problema. At yun ang ayusin niya. So ngayon refresh natin. Then palitan natin yung kanyang ano tawag dito. Yung monitor kasi iba yung resolution niya. Mas malaki yata yung dun sa kapit. Malapad. So yun, keep change. Yun, sakto na siya sa monitor dito sa server. Ayan, okay na siya guys. Pwede ko na siyang gamitin. Check natin yung computer. Ayan, 500 gigabit na rin siya. So, nawawala yung kalahati kasi 1 tera siya. Hanapin natin sa manage. Ayan, hanapin natin. So, storage. Ayan natin kukunin yung, titignan yung ano. Ba't di siya lumabas? Ayun, unlocated pa siya. So, gagawin natin, lalagyan natin siya ng, ano na, ang tawag ito, drive path, volume. Volume pala. So, yun, click nyo lang, right click nyo, next. Tapos, next nyo lang. Next nyo lang ulit. Click natin. Ayun, may drive letter path. So, balo na kayo kung gusto nyo ilagay na letter. So, yun. Next nyo lang ulit. Next. Hanggang sa matapos. So, yun. Loading siya. Ayun. Format. Kailangan wala naman laman yun.
Yun, may bagong volume na siya. Yun, lumabas na sa computer. May computer. Yun, bali 1 tera na siya, no? Yun, okay na, guys. So, may panibago na akong gagamitin na. Same lang din dun sa PCnet na pinagkuhaan ko ng hard disk. Yun, exit ko na, guys. Maraming salamat sa panonood nyo ng video na to. Huwag nyo kalimutan i-like at subscribe yung...